First of all, I think the very obvious thing na notice nating lahat or affected everyone rather is the prolification of the crime, alam mo yun, yung pagtaas ng krimen, like wala na siyang wala na sa hulog yung kumbaga yung nangyayari ngayon, it's not reasonable anymore. Like you open the news, you see these petty crimes na ang affected mostly are mga low earning or nasa laylayan. What I'm trying to say is that he's not upholding those values na established na nung previous admin. Second, I think he's also there or this is just a reminder naman sa mga supporters, like if this president can betray the people who rallied behind him, like SMNI, Sara, and all that, how much more kung kayo na hindi niya nakita, right? So it's a reminder, like can you imagine if suddenly you switch position tapos bigla niya kayong balikan, right? So it says a lot about his personality na you can betray people that supported you all throughout the campaign and then made you the president. Lastly, I think yung kawalan niya ng communication, this is very big, because unang-una, I think first day in the office, sinabi niya walang magiging spokesperson. So that tells us that he's not willing to explain things to the people. Second is yung pag tawag dito sa issue sa China, like hindi siya willing na makipag-usap or have a dialogue, have a straight dialogue with the Chinese. Rather, gusto niya yung may backup siya ng US, and that's really scary, because right now we're acting really, really brave dun sa issue, and we're really only doing that kasi nandyan si Kuya US, right? So lastly, I think what happens is that in the event na sana wag naman na pumutok nga yung giyera is hindi naman lahat mamamatay sa baril. I mean, marami tayong matapang na mga kababayan, marami tayong gustong sumali sa giyera, ready na mamatay in the front lines, but they're not really thinking na there will be people na mamamatay ng dilat. Why? Because most of our shipments come from China, right? Yung mga sa Shopee nyo, Lazada, and all that. But not only that, yung mga food shipments and all that, I think umaasa tayo mostly sa kanila. In the event that the war happens, I think marami tayong magugutom ng mga bata and pamilya. So okay lang, mamatay tayo sa baril, okay lang yun. Pero for you not to think of the people na maiiwan mo sakali sa backlines. See, I'm not sure if naranasan niya ng magutom sa buhay niya or nakasalamuhan na siya ng mahirap. But I'm pretty sure na hindi pa. So yun na po, maraming salamat.